Hola! Hola motorista! JT here again of MoTour! Kasama natin si Vader na naman at palalagyan na naman natin ng isang additional accessory or actually accessories. Andito tayo ngayon sa Bigutan, dito sa Car Scoot! Bigutan exit, dun lang. Punta kayo dito. Pagdating sa corner na to, eto na agad siya. Ayan. So kung familiar kayo sa place na to, and dun yung Flying V na gas station, dito siya sa right side. Kita nyo agad yan. Ginagawa lang kasi to ngayon eh. Pero hopefully matapos na yan soon. Ayan. Motorista, yung kapatid ko, dito rin siya nagpakabit. Actually, kita, alam niyo naman, si Utol, no, si Richard, naka CB650R. Tsaka yung iba na may mga kasama, dito rin sila nagpakabit. Kasi, una-una, maganda yung reviews dito. I've heard as well na maganda rin yung service. Yun, well, si Utol, di ba? Si Utol. Kay Utol na mismo galing yun. Tapos, mayroong mga, dito sila bumili ng online, yung backtalk, yung cardo. So, maganda rin yung prices nila dito. Very good rin. Kumbaga, compared sa market price, mas maganda yung presyo nila dito. Tapos, kompleto na rin. And accessible. Kasi Bigutan exit lang tapos konting kembot na lang nandito ka. Ay, so makikita nyo, ito yung shop nila. So dito yung operating room and ito yung mga naka-display. So marami rin yan. Maraming pagpipilian. Okay, on this side, may mga oil tayo. May mga ano din, accessories pang iba. Napuntahan din. So mayroon tayong radiator guards, mga sliders, ano pang iba? Okay. So, meron din silang mga brake pads. Ano to? Mga phone mounts. And syempre, ito ang kanilang signage. So, dito, ayan, again, mga oil tayo. MoTool. And dito sa side na to, mga accessories din. Puntahan natin. Alright, so nandito tayo sa side. Meron din silang mga top access. Duhan. And ito, GV. Ayan, so kung gusto nyo yung... Kasi diba, yung iba mga... Sa, kahit sa adventure bikes, ginagawa nila mas mababa. Okay. And dito sa side na to, mas malalaki na. Siguro mga nasa 50 or 60 liters to. Laki eh. Yung mga yan. Alright? Meron din silang side panniers. Ito. Okay, again. Ito mga cardo accessories. Ito, helmet kit. So kung meron ka ng unit, ikakabit mo na lang siya doon. So alam mo, gusto mo isang unit lang, pero maraming helmets, ito na lang yung bibilin mo. Okay? Meron din silang Terminioni na exhaust. Gano'n to? Para kanino ba? Ah, Z900. Yan. 38,500. May Acra din. What else? Ito. Mga pang-maintenance natin. Pang-maintain. Mga chain cleaner. Mga ganyan. Okay. What else? Meron, dala din nila yata nila yung Kriega. And yan. Sa baba. Alright. So, ito yung ano nila. Basically. Yung counter nila. And yeah. Shortly, makakausap natin si Boss Francis. Okay? Alright, so itong choices natin na namili kasi tayo. GR, syempre, Gold Runway. Isa sa mga favorite to na nilalagay. Sa mga, lalo na sa mga adventure bikes. Or big bikes in general. So, itong model na to is 70X. Saan yung mo? Ano yun ito? This is the... Ito yata yung, I think, if I'm not mistaken, flagship nila. Ito, 70X. Combo. So, ito na lang kasi yung gusto sana natin yung smaller size and yung siguro yung lower model dito. Pero ito na lang yung available sa kanila eh. Pero okay na din yun. Kasi nga, pag gusto ko yung ano na, yung the best na rin, no? Pagdating lalo na sa madaling araw. Kung mag-Mindanao kasi tayo, ayun nga, baka abutin tayo ng dilem or siguro madaling araw nga tayo alis. At least, meron na tayong aux light. Yan. So, malaking bagay yun. Lalo na sa mga lubak-lubak, diba? Yung mabubulagayin ka. Although adventure bike naman yung gamit natin, iba pa din yung may auxiliary light. Siyempre, alam naman natin yung mga rules. Noong una, hindi dapat nakatutok sa kasalubong natin. Pababa dapat yung tutok. Well, alam na naman natin yon. And siyempre, as much as possible, kapag may kasalubong, iwasan natin gumamit ito. Alright? So ito yung mga solo lang tayo. Tapos, yun nga, madilim na madilim lugar. Walang kailaw-ilaw. Perfect na perfect yan. And also, Denali naman tayo na busina. Hindi naman natin gusto yung mayroon kasing 4X nito eh.
Hindi man natin kailangan na sobrang lakas. Maririnig lang tayo. Right? Kasi syempre iba pa rin yung medyo magalang tayo sa kalsada. And ito na ang ating alam muna mga boss. Bago natin. Ano ba pangalan niya, boss? Dory Raymond. Tony? Dory. Ah, Dory. Dory talaga? Saka si Raymond. Alright, nice. So ito naman motoristas. Hindi ma-avoid yung warranty kasi wala naman tayong ika-cut or hihiwaan na mga wirings. Tapos malamang dito, boss. Tama ba? Dito ilalagay? Ayan, dun daw motoristas. So way below ang ano natin ng headlight. Kausapin na natin yung may-ari. Ayun! Magandang araw. Magandang araw. Oh, magandang araw, Boss Francis. Kamusta? Mabuti, mabuti. Nice meeting you. Gusto ko sanang i-share sa mga motorista, so sa mga subscribers natin, kung paano nagsimula yung car scoot, ano ba yung background mo, paano mo naisipan to, etc. Konting kwentuhan lang mga boss. Nung high school pa lang ako, mahilig na talaga ako sa motor eh. Oo, oo, oo. So mga scooter yan. Nung nag-college ako, kumuha ako ng Versys 650. Okay. Maganda pala ako yung big bike. Uh-huh. Natuto ko mga bag bias eh. Nagsimula akong maggawa-gawa lang sa basement niyan eh. Tapos after basement, nag-start ako doon sa garahe lang. And after that, may dumating na isang client na tropa na rin. Kari na itong pwesto. Inalok niya sa akin yung pandemic. Yes, after yes. To, bakit hindi natin bigyan ng chance? Baka mag-boom. So far, okay naman. Ito ngayon. Oo nga, no? Dito na tayo ngayon. Mag-shop din. So, kailan tong ano? Kailan to nagsimula? Tong... Mag-go 1 year pa lang kami ngayong... Dito sa shop, bro, ha? Yes, yes, yes. Ngayong May 15. Ooh! Malapit na! Oh, pero yung page... Ha? Since 2018, pero... Ayun. So, lumaki na lumaki, no? Huli... Oo naman. Oo naman. Tingin ko ganun ang direction mo kasi sabi mo alang kanina, talagang may mga nauubos ka na stock, 'di ba? Mabilis ubos. So magandang problema 'yon. Kasi maliit lang mundo ng big bike community eh. Totoo, totoo. Halos magkakilala lang lahat, 'di ba? Yes, yes. Pagka may client, refer lang. Nung binili ko ng atong si Vader, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko, saan ba magandang bumili ng accessories? Laging lumalabas yung pangalan mo. Hindi ako yung bibiro ha. Talaga lagi. Subukan naman na tanong ka kay Carscoot. Siguro isang ano na rin dyan is from Laguna ako. So kumbaga parang malapit lang din ganyan. Ride din kasi ako. Yun. Malaking bagay yun, no? Makasama ko mag-ride yung mga client. Being a rider as well, eh, tsaka yung lagi ka nga nagra-ride, alam mo rin yung mga needs. Mas nakaka-relate ka, no? Oo, sa mga customers. Kailangan sa moto. Yes, yes. Mga basic needs. Ano yun? Tsaka ano yung trending? Ano yung mukhang ano, di ba? Sikat ngayon eh. Oo. Yun yung pararatingin mo siguro or what? Haring ganun. Nasadami na naka-big bike ngayon dito sa atin, di ba? Oo, totoo. No? Pumutok nga. Pumutok ang market ngayon. Lastly, can you invite them para busy tayo naman? Sa lahat ng mga gusto ng mga parts ng big bike o kaya meron din tayong mga ibang parts ng pang riders. Mm-hmm. Pasyal lang kayo dito sa shop. Lapit lang kami sa S-Lex and Skyway Bigutan X. Correct. Tapos kung may home service, pwede rin sa mga towing. Ooh. Message lang kayo sa car school. Yan, yeah. Sa Facebook yan. Yan, correct. Thank you, correct. Thank you. Alright, so motoristas, click nyo yung link sa baba. Nandyan yung ano, mga link. Alright, nice meeting you again. Thank you. Thank you. Alright, so nakakabit na ating busina. Bebenta na tayo ng tinapay. No, poy. Moment of truth. Ito na, tinetest na ni boss. Ito yung switch natin. Yan, knob yan. So, pihitin mo siya pa pinakamahina and then pa clockwise, palakas ang palakas. Ayan siya. Sige nga, boss. Yan. Palakas. Sobrang liwanag na. Yan. So, pag pinindot mo siya, automatic na magbiblink. Tama ba? Pag-pusin na kasi. Oo. Basta na, bag nakabukas pala. Alright, alright. Pero pag hindi nakabukas. Wala. Okay. Good, good. Nice one. 10%, no? Oh. Oo nga, no? Nice. Para pag... pag may ma-overtaken ka. Added visibility kasi yun, eh, di ba?
sa mga motorista, wag po kayong ma-offend pag giniilawan kayo. Kasi passing light lang po yun. Para lang po sigurado tayo na nakikita nyo kami. Kasi minsan, di tayo nakikita sa side mirror or sa rear view mirror, bigla po tayo nag-change ng lane. So, wag po kayong ma-offend pag ginagawa namin yan. Okay. Very nice! So, pag i-on mo to, boss, di ba pipindutin mo lang? Switch na on, tapos ito na yung knob para mabago mo yung brightness. Alright. Tapos, hold. Press 3 seconds. 3 seconds. Okay. Ayan, hindi ko gagamitin yan. 3 seconds, boss, tapos para bumalik. Ah, basta 3 seconds lagi, press and hold. Para pumalit ang mode. Ah, okay, isang pindot lang pagbabalik. Alright. Ikabit na ulit yung mga panels. Double check na lang nila. Okay, so that's it. Tapos na. Lupit ah, bilis ah. Parang isang oras lang yun ah. Wala pa. Set na nila, ayan. So motoristas, tayo na rin bahala. Tingnan lang natin. Ano naman yan eh, trial and error naman yan eh. Pero tingin ko ipababa pa natin ng konti. Ano naman siya, alin lang naman siya. Kaya na natin i-adjust yan. Taas baba lang naman yan eh. And ayun na siya. Ayun na si Vader. Ito yung busina natin sa baba. Simpleng-simple lang. Woo! Ready na, Mindanao! Ready na tayo! O nga pala, binilhan natin ng rubber. O yan, mag-focus. Yan, rubber housing. Para hindi naman magasgas. Tsaka additional grip na rin yan. Yan yung original natin sa loob. Alright. Boss Dory, anong oras ang open nyo? Tsaka anong oras kang closing? 9 a.m. hanggang 6 p.m. 9 a.m. to 6 p.m. So kung syempre ang accept kayo siguro depende mga alas 5 no? Mag-accept na kayo ng mga orders. Depende sa tagal ng installation, no? Yes, depende. Nabot kami minsan ng alas 2 sa madaling araw. Ah, okay. So depende talaga sa ano? Sa depende gagawin. Sa cliente pag talagang gusto niyang makuha ang unit at nakaset up. Nag-overtime na lang kayo. Overtime na.